Philippine Cable and Telecommunications Association calls the shutdown of ABS-CBN unfortunate, especially when the information dissemination is crucial during this health crisis. Joining us via Zoom is PCTA President Ronald Manlapig. Good morning to you, sir. Good morning, Karen. Thank you for having me in your show. Sir, it's also a good opportunity for you to clarify certain issues that were brought up by FICTAP in a recent interview. FICTAP, for our viewers, is the Federation of International Cable TV Association of the Philippines. One of the reasons that they brought up why ABS-CBN should be shut down, or the violations of ABS-CBN, they claim is ABS-CBN charging 30 pesos for KBO programs when the franchise airwaves is free to air. I wanted to ask you that. ABS-CBN, of course, has a statement regarding this, but what is your stand regarding that statement of FICTAP? Alam mo, Karen, ang technology nag-evolve yan eh. So we are shifting to or transforming the technology. Ngayon, yung KBO is part siya ng tinatawag na digital terrestrial television. Okay, so ibig sabihin, ito yung isang technology right now na being adopted ng mga broadcasting company na para makapag-deliver sila ng mga programa din nila through the airwaves. So yung sinasabi na violation ng FICTAP tungkol dun sa 30 pesos, masasabi natin yon na ang technology natin ngayon na hindi natin maiiwasan na mag-transform para mag-create siya ng sarili niyang pamamaraan ng pag-broadcast o pagpapawid ng mga programa sa ating mga kababayan. Mm-mm. So ang sinasabi po ninyo, hindi illegal o hindi po labag sa batas ang paniningil ng ABS-CBN ng 30 pesos para po sa KBO programs? Karen, ang NTC, actually nang hinihintay namin para maglabas sila ng tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulation. Okay. It is the regulatory body NTC, okay, should give us the IRR so that malinawan lahat ng mga bagay na to. Kumbaga, hindi pa nagbibigay ang NTC ng mismong IRR. Parang yun, no? Oo. Okay. Ito pa, sir, no? Binanggit rin po ng FICTAP na ang application for franchise renewal ng ABS includes 6 more channels which should have been applied as new separate franchises. Kiniklaim nila that ABS-CBN used the airwaves for the said 6 channels without separate franchises. Do you need separate franchises for these 6 channels? Alam mo, Karen, hindi natin kailangan na magkaroon ng isang franchise bawat channel. Okay? Ang prangkisa ng isang broadcasting company katulad ng ABS-CBN, okay, nakalagay na doon yung frequency. Katulad ngayon, like to inform you and other our listeners right now, may mandato ang gobyerno ngayon through the Department of Information and Communication Technology para mag-migrate tayo from analog to digital. Okay. So ang ibig sabihin nito, yung analog natin right now na gagawin digital, yung frequency nun from analog to digital, magkakaroon to ng several channels. Okay. It will be technical, pero yung isang analog channel, okay, na 6 megahertz, okay, can create a 6 channels, okay, depending do sa tinatawag na digital compression, whether standard definition or high definition ang gagamitin na isang broadcaster. So yun yung masasabi natin na sitwasyon ngayon na dahil sa mandato ng gobyerno para mag-migrate tayo to digital, ang tinatawag na digital switchover, kaya yung analog ngayon magiging digital yan eventually. Tinitignan natin dito based dun sa pronouncement ng government by 2022. Oo. Ang FICTAP po ba, Sir Ronald, ang pananaw nila, mas gusto parang pinaglalaban ba nila ang analog?
Yun nga, Karen, hindi natin pwedeng ipaglaban ng analog kasi nga may mandato na ang gobyerno. Okay? So talagang ang buong mundo ngayon ay nagtatransform na and lumilipat na sa digital. Okay? So hindi natin pwedeng mag-stay tayo sa analog. Okay? Actually, matagal na dapat tayong lumipat sa digital. Pero yun nga lang, pinaprepara pa natin to kasi hindi naman madali para maging digital ang ating signal. So kaya pinaprepara na pa ng gobyerno. Kaya masabi natin dito na hindi tayo pwede mag-stay sa analog technology. Kinakailangan gawin natin ang digital. Kung papansinin mo, Karen, kaming mga cable operators right now, marami na sa amin ngayon ang naka-digital. Okay? So hindi na kami, nagsishift na kami from analog to digital. So kaya masasabi ko na kaming cable operators right now, okay, ay nag-shift na at marami sa amin nag-shift ngayon to digital technology. Okay. Siguro sa lahat ng ito, sir, no, kasi po, ang pananaw ng fake tap ang kumakalat po sa social media na mga sapat na dahilan at violations di umano ng ABS-CBN. Ano po ba ang penalty, halimbawa sa mga gray areas na ito? Sinabi po ni Senator Ralph Recto, hindi naman death penalty ang dapat para sa kung may violations man. Nakasaad po ba, sir? Alam mo, ang sinusunod natin ngayon, yung antiquated law na yung sa Public Service Act na pag may violation ang isang broadcaster o isang cable TV, pinapenalize siya ng 200 pesos per day. Yan ang existing na penalty being imposed right now. And I think nare-repaso ngayon yan sa Kongreso, pero hindi pa natatapos. Oo. Last words, Sir Ronald, anything you'd like to add? Ang Philippine Cable Television or Telecommunications Association ay sumusuporta sa pag-renew ng franchise ng ABS-CBN. We have been a partner of ABS-CBN for several decades now. We are the best platform, okay, in bringing ABS-CBN in the far-flung areas of a power country. And the shutdown or of the air of ABS-CBN at this current situation of our country, talagang nakakalungkot, Karen, kasi ang laki na nagagawa ng ABS-CBN to give information dissemination to our people. And at the same time, instrumental ng ABS ngayon through the pantawid ng pag-ibig na nagbibigay kayo ng mga relief goods sa ating mga kababayan. So nakakalungkot isipin na dapat magpatuloy ang pagbibigay ng informasyon ng ABS-CBN at magpatuloy ang pagbibigay ng relief goods sa ating mga kababayan. On that note, maraming salamat po, Ronaldo Manlapig, for your time this morning. God bless you, sir. Thank you, Karen.